start tayo. So, yun nga, dapat doon sa drive C, nandoon yung folder ng DBase. At sa loob ng folder ng DBase, nandoon yung program ng DBase. Doon yung i-extract sa loob. Sa loob ng folder ng DBase. Okay? Nakikita niyo yung screen ko? Hindi, sir. Hindi? Ipin niyo yung screen ko. Ipin niyo yung screen ko. Kita niya? Itim lang, sir. Itim lang. Itim na, sir. Itim lang. Ihiga niyo. Nakita niyo ako. Ano yung ginagawa ko? Messina, ano yung ginagawa mo? Kita mo ako, Messina? Meow, meow. Hindi po, sir. Hindi? Ikaw ano? Katrina. Okay na, kita na ito. Kita na. Kita na? Kita nyo na ng buo yung screen ko? Sir, kita na, sir. Okay, so dyan lang kayo manood sa screen na yan. Ha? Ang liit ng video? Oo. Ayun, oh, maliit talaga eh. Kasi yung black area, dyan ang gagamitin nating lecture eh. Ay, sige, okay. Sige. Okay? So, pag na-install nyo na yung black box at nakagawa na kayo ng folder ng DBase sa C, pwede nyo na i-execute si black box. So, pag in-execute nyo si black box, i-execute ko si black box. Ay, black box, DOS box. So, ganyan yung itsura niya. Nakita niya yung itsura? Yes po. So, ganyan na itsura niya. Yan yung unang-unang makikita niya sa screen. Yan yung DOS box. Ha? So, nasa drive Z, si DOS box. Kailangan lumipat kayo sa drive C ng DBase. So, ang command para makalipat sa drive siya ng DBase is mount C space C colon backslash DBase. So, kaya pinagagawa kayo ng folder ng DBase doon sa drive C. Para pag nag-mount kayo, makita niya doon sa DBase. So, i-enter ko lang. Pag in-enter mo, papalik yan sa drive Z. Pupunta ka ngayon sa drive C. So, paano ka pupunta sa drive C? C colon, enter. So, nasa na tayo? Nasa drive? Anong drive na tayo? C. Nasa drive C na tayo. So, from drive C, pwede mo nang i-run yung DBase. Ita-type mo lang DBase. Tapos, enter. So, pag in-enter ko yan, ayan ang itsura ng DBase. Nakita niya, DBase T+ version 1.0, IBM DOS. Okay? So, ayan na. Yung screen na yan, ayan yung assist menu. O assist screen. Pwede kang gumalaw dyan. Gagamitin mo lang yung arrow key mo. Left, right, up, down. Okay? Pero meron pa tayong ibang screen, yung tinatag na command line. So, paano ka pupunta sa command line ng DBase 3+ window? Ang gagawin mo lang, ipipress mo yung escape. So, pag in-escape mo, nandun ka na sa command line. Nakita niya yung command line? Hindi, sir. Nakita niya? Siyempre, nakita niyo. Opo. No. Nakapasok din. Okay. Nga nga. May bagong dating. So, next. Ganyan lang may signal. So, next. So, ito na yung command line ng DBase 3+. Diyan tayo gagawa. Sa command line, hindi sa assist. So, nakikita niyo itong puti na to sa ilalim. Ayun na, nakasulat command line. Ba?
So, ang tawag dyan, status bar. Pwede nyong alisin yan, pwede nyong ilagay lang yan dyan. So, ano ba nakalagay sa status bar? Kung nasaan kang window. So, anong window ginagamit ko? Command line. Anong drive? Nasa drive C tayo. Supposed to be, dito nakalagay yung active na database. At dito naman, sa port column, dyan nakalagay yung laman kung ilang record meron ng database. So far, wala pa kasi hindi pa tayo nagawa. Okay, so paano natin i-close tong status bar? O muna, paano tayo mag-quit sa database? Sa anong command ng quit? Anong command ng quit sa database? Simple lang, quit. Enter. O, babalik ka sa C. Okay? Nasundan niya? May question ba? Wala pa. So, again, balik tayo sa database. So, anong command? Database. Dapat nasa C ka. So, enter. Punta ako sa command line. Escape. So, i-escape ko siya. Nasa command line na ako. Okay. So, paano ko tatanggalin itong status bar? So, ang command lang dyan is set stat off. In-enter ko yan, wala na yung status bar. Nakikita nyo na lang yung prompt. Kita nyo ba yung prompt? Teacher, hindi. Hindi. Naharangan ng subject. Teka, tanggalin natin yung subject. O yan, kita nyo na. Yung prompt. Sa babang baba. Ayan. So, ibalik natin yung ano, status bar. So, ang command, set stat on. So, babalik yung status bar. Okay? Okay. May question ba doon? Wala naman. So, marunong na kayong mag-quit. Marunong na kayong mag-exit sa database. Marunong na kayong mag-turn off ng status bar. Marunong na rin kayong pupunta sa assist window. Paano ka pupunta sa assist window kung nandun ka sa command line? Ang ipipress mo lang, F2. So, babalik ka dun sa assist window. Mga shortcut to ng command. Pero hindi tayo magpo-focus dito. Doon tayo sa coding. So, paano ka naman pupunta sa command line? Pag nasa assist window ka, press mo lang yung escape. O, nasa command line ka na. Okay? Nakakasunod ba? Okay. So, ang gagawin natin ngayon is i-create natin yung databases. Di ba may pinasubmit ako sa inyo? Erica, ilang database structure mo? Tatlo, sir. Tatlo. So, kung tatlo yung database structure ni Erica, meaning gagawa siya ng tatlong DBF file or database file based on sa kanyang database structure. Kaya yung ilan yan? 23? Na hindi pa nagpapasa. Eh, gawa-gawa rin. Para hindi kayo matambakan ng trabaho. Dahil by January, depensa na. Final depensa na sa January online. Ano yun? Sabi, videoan lang namin yung defense namin. Hindi. Online. Google Meet. Ganito rin? Ganito rin. Kaso kayo magpe-present. Tapos meron tayong apat na panel sa Google Meet. So, yung apat na panel na yun, yun ang magtatanong sa inyo. Tapos ikaw lang mag-isa nandun. So, sa Google Meet, lima lang tayo. Ikaw, yung apat na panel, tsaka ako. O, anim pala. So, isa-isa kayo. Tapos,
i-video din niyo para naman mapanood niyo yung kung paano kayo kabahan. Na? Pinabata nga lang si Rando, nakakabahan pa din. Ha? Pinabata nila si Rando, ngayon nakakabahan pa din. At hindi naman, ano, hindi naman face-to-face. Mas maganda yun. Pwede kang maglagay ng kodi ko sa tabi mo na hindi nakikita ng panel. Iba? Pwede, salamat ko, Chief Sir. Ah, so nakarecord yung para meron kang, ano yan, memories. kung paano mo pinresent yung program mo. Tapos ilalagay ko yun sa Google. Sa YouTube. Para lahat ng classmate mo mapanood din. Na? Okay. Ang ano lang dyan, magbabayad lang tayo ng konti sa panel. Kasi kakainin natin yung oras nila eh. Online nga, magbabayad pa, sir? Eh, yung panel eh. May papasok sa klase natin yun eh. Konti lang naman siguro sisingilin nun. Diba? Siguro mga ano lang. Tingnan natin. Kunyari, mga 50 pesos. So, malay mo. Baratin natin. Kunyari, 25 pesos. So, kung apat sila, di 100 lang. Diba? Diba, 15 lang sir. Ha? Last 15 lang. Last year mahal eh. Pag nung face-to-face, ano yata? 200 something? 250? So kung ano lang yan, mga 50, di mga isang daan lang yan. O 25, mga 100 lang yan. Pero try natin. Malay mo, mabait sila. Okay, so balik tayo sa lecture. Ito na. Baka na lang, sir, na mabait. Invite natin yung mga teacher nyo. So, paano natin gagawin yung database structure? Paano nyo gagawin using DBase 3+? So, anong command? So, ang command para ma-create nyo yung DBF file nyo is yung word na command. Create. Yan. Nakikita nyo yung screen? Kita nyo pa, di ba? So, ang command lang is create. Plus, yung file name nung database structure mo. Kaya kung kunyari si Erica, meron siyang tatlong database structure. So, meron siyang tatlong file name. One for each database structure. Okay? Nag-gets? Ikaw ano? Ordonya, ilan DBM file mo? Ordonya, ilan database ang structure mo? Ilan database file mo? Ha? Apat? Apat? Apat ba sinabit mo? So kung apat sa'yo, apat na database file ka. Di ko sure, sir. Tignan ko. Di mo sure? Ha? Hindi mo tignan sure? Ko mamaya, sir. Tignan mo na lang mamaya. Kung ilan yung, ano mo, structure mo. Okay? So, paano natin gagawin? So, ang command, create, plus yung database structure mo. Yung pangalan ng database file mo. So, let's say, gawa ko, S4. S4-22. So, yung S4-22, yun yung pangalan ng database file ko. Pag kinreate ko yung structure. So, ang command is create space S4-22. Ganun lang kasimple. Pag in-enter mo yan, lalabas yung format. Diba, yan yung drawing natin sa whiteboard sa lecture before.
So, dyan nyo ngayon ilalagay yung mga field name nyo, yung mga data requirements nyo. Isa-isa yan. So, kunyari ako, gagawa ako ng student profile. So, anong mga hihingin ko? So, pwede ako humingi ng studno or student number. Para pumunta dun sa type, press mo lang enter. So, ano yung studno? Character numeric. Date. Ha? Numeric character. Numeric. Kasi student number. So, depende yan kung ano yung laman ng student number. So, it's either character or numeric, parehong tama yun. No? It's up to you kung anong gusto nyo. Para malaman nyo kung character yan or numeric, tignan nyo yung laman. Kunyari, ang student number 123-2020, hindi mo siya makukonsider as numeric. Bakit? Kasi may dash ka. Dash 2020. So, anong consideration niya? Character. Okay? So, depende yan kung paano niya gagamitin. So, sa discussion, gagawin kong character ang ano, student number. So, ipipress ko lang C. Papansin niyo yung cursor lilipat sa width. So, para saan ba yung width? Anong gamit ng width? Sa structure. Tandaan nyo, on a Ulysses na kayo. Maria, para sa inyong width? Yung dami ng ilalagay mong number or so, ano? So, yun yun. Tama siya, yung dami. Yung width, yun yung maximum allowable number of character na acceptable as input ng student number. So, kung naglagay ako ng 15 dyan, meaning, yung student number is hanggang 15 characters. Okay? So, yun yung width. So, meron akong 15 characters for student number. For each student number. Baka isipin nyo, student number sa lahat, 15. Hindi. Sa bawat student number entry, ang maximum number and allowable number of character is 15. Kasi 15 lang inilagay mo sa width. Beyond 15, idadrop nyo yun. Hindi nyo ire-record. So, pag na-type nyo na yung width, ipipress nyo lang, enter. So, pag nag-enter yan, bababa yung cursor. So, nasa field name number 2 na tayo. Tsaka, kanyari, hihingi din ako ng last name. So, enter. Ano siya? Numeric character. Character. So, ipipress ko lang C. Ilang width? So, 15 na rin. Then, enter. So, bababa siya sa third field name. So, kunyari, hingi ako ng first name. So, first name, ano yan? Character numeric. Character. Character. Character siya. So, pipress ko lang C. Ilang width? Pwede na rin 15. Next, hingi ako ng MI. So, ano yan? Character numeric. Character. So, ilang width gagamitin natin? Mga tulang. Two. Three. So, two. Three. Bakit three? Hindi initial lang sir, hindi naman may ano eh. So, mid, isa lang ako eh. Ako isa lang middle initial ko eh. C. Hindi sobrang dalawa. Anong reason bakit 3? Sasama niyo yung tuldok, kunyari. Period yung isa sir. Pagsasama niyo yung tuldok, pwede rin. Hindi pa kami extra sir. Tulang po, pwede na yung 2. Ha? Tulang po. Kulang. So, ang recommended, sa akin lang ha, ang recommended dalawa.
Without the tuldok. Hindi, walang tuldok. Kasi may mga medial initial na dalawang letter, di ba? Halimbawa, De La Cruz. Oh, sir. Yan, DC. De Guzman, DG yun. So, at least dalawa. Pag middle initial. Kaya, two. Hindi kasama yung tuldok, sir? Hindi. Hindi kasama yung tuldok. Kasi pag nilagay mo ng tuldok yan, kunyari ako, C, tapos nilagay akong tuldok, pag naganap ako ng middle initial ko, makikita ko, C, dot. May tuldok. Hindi C. Okay? So, two, pwede na. Hihingi din ako kunyari ng, ano ba, contact number. So, ano siya? Character numeric. Numeric. Numeric, bakit? Number. Kasi number. Pero, yung contact number, may dash. Yung contact number, minsan may dash sa gitna. So, hindi mo na siya makakonsider na character. Ay, na numeric. Kasi nagkaroon na siya ng character. So, meaning, numeric plus character equals character. Diba? So, ano ngayon siya? Character numeric. Character. Isa pa, yung nature ng contact number is hindi naman ginagamit sa any mathematical computation. Hindi ka naman nag-a-add ng lahat ng contact number. Ang nature niya is number. Contact number. Hindi mo siya gagamitin sa any mathematical operation. Unlike yung age. Diba? So ano siya? Character. Ilang weed? 11 cellphone yun. Eh kung may country code pa. So 12. So para safe, 15 na natin. Para makapaglagay pa rin ng mga dash. Okay? So character siya. Hihingi rin ako ng birthday. So ano siya? Numeric character date. Character. Character. Birthday. Ano ba naman ang birthday? Ah? Number. Okay, pwedeng... Kasi may ano yung may dash eh. Kasi, apat yung... Numeric lang pero may dash. Oo nga. Pero apat ang type ng... Ang field type ng database. Apat. Ano yun? Character, numeric, date, number. Character, numeric, date, tsaka memo. O, ano siya? Date. So, pag pinres mo yung date, automatic meron siyang 8 na weed. Hindi mo na mababago yan. Bakit 8? Dalawa sa month, dalawa sa day, at 4 sa year. Kaya 8 yan. MMDDYYYY. So, hihingi rin ako ng age. So, ano to? Numeric character. Numeric. Ilang weed? Ilang weed? 12. Dalawa. 12 digit ang... Walang maabot ng edad na 12 digit. Ano ka ba? Ilan? Dalawa, sir. Dalawa. Sa dalawa, pwede. Kaso nga lang, ang maximum allowable age na pwede dalawa, nilagay sir. Dyan, ay, tatlo, sir. 99. Eh, kung may mga 100 tatlo, years old, so dapat tatlo, at least. Tatlo. No? Okay? So, para yung mga anong taon, 100. O, tatlong digit yun. 101 years old, tatlong digit yun. Kasama pa rin sila. So, enter. Ano pa? Student number, last name, first name, middle initial, contact number, birthday, age. Ano pa bang? Gender, sir. Gender. Address. Wala pa tayo. Lagyan natin address. So, gusto ko isingit yung address
doon sa bago mag-contact number, dapat nandun yung address. So, paano ka isisingin dyan? Pupunta ka dun sa contact. Pagpunta ko sa contact, pipress ko yung control N. Ayun na, nasa taas. Insert field. Yun na, tinuturo ng cursor. Ipipress ko yung control N. So, bababa si contact. Diyan natin ilalagay yung address. Okay? Okay. So, anong address? Numeric character. Character. Character si address. Ilang width? Mga 20, sir. 25. Recommended 50. Kasi mayroong mga taong napakahaba ng address. Diba? Lot number, house number, lot number, block number. Tapos, andyan ba yung barangay? Andyan ba yung ano, yung city. Oh, so, at least 50. So, okay na. Kompleto na yung ating student profile. Ano pa kulang? Gender, sir. Alin? Gender. Gender. So, singit natin sa ibaba na lang. So, enter. Nalagay ko gender. So, character numeric. Character. Character. Ilang width? Six. Six? Bakit? Two. Six. Six. Bakit? Six. Kasi yung female. F-E-M-A-L-E. Now, depende ngayon niya kung paano yung ilalagay yung gender. Baka yung iba M lang tsaka F. Kung buo yan, gusto niyo i-implement yung buo, yung buong word na female, tsaka male, six yan. Pero kung first letter lang, pwede lang one yan. F tsaka M. So, anong trip niyo? Six na, pag-kompleto. Six na. Sige, di six. Careful pa. Yes, sir. So, six. So, enter. So, tapos na. Tapos na siya. Paano niya i-save? Para ma-save. Ano, pag sa field name, kailangan 8 lang yung maximum na number niya. 8 lang sa field name. Pag di ka siya, i-abbreviate niyo. Kaya yung first name mo. Kasi yung first name eh. Kasi student number, in-abbreviate ko eh. Ginawa ko lang student. Sir, may bilang ba yung space? Yes. May bilang yung space. Saka maglalagay ng space sa field name? Opo, sir. So, hindi pwede yung space sa field name. Kung gusto mo lagyan ng space, let's say, yung student number, lalagyan ko ng space. Ang gagamitin ko, underscore. Underscore. Stud, underscore, N-O. Hindi ka kasi pwedeng maglagay ng space sa field name. Okay? Yeah, okay. Okay, so pag tapos na, pwede mo nang i-save. Para may save. Tignan nyo to. Ayun o, para mag-save. Control, end. Dalawa yan. It's either control, end or control, W. Pwede kang control N, pwede kang control W. So, isi-save ko siya using control W. So, control W. So, ang next na tanong dyan is, nabasa niyo? Yung next na tinanong, tanggalin ko yung subject. Nabasa niyo? Press enter to confirm. So, mag-enter ka lang. Pag nag-enter ka, ang next na tanong dyan, input data na. Huwag kayong mag-input. I-press na lang, no. Huwag nyo munang lagyan ng data, ng record.
na ipipress na lang, no? Okay, bakit? Kasi yung record entry, gagawa natin ng separate program yun. Next week, magpo-programming tayo. So, ipipress ko, no, o the end. Yun. So, bumalik ka ngayon sa command line. Pero, tignan nyo yung status bar nyo. Nagkaroon ka na ng database. Ayun, o. Nakita nyo yung S-Pro 22. So, yun yung ginawa nating database. May laman? Wala. Wala sang laman. Hindi pa natin nilalagyan ng laman. Okay? Okay. Question. So, ganun yung paggawa ng structure. So, sa inyo, kung lima yung pinasa yung database structure, gawin nyo lahat. So, kung limang file yon, limang file lang ipapasa nyo. Mamaya gagawa tayo ng worksheet o workspace para doon nyo ipasa. So, may tanong? May question pa? Wala naman. May naintindihan ba? Laren. May tanong? Wala. May naintindihan? Wala. May gawa? Wala. Puro wala. Okay. Paikot-ikot muna tayo rito sa ano? Sa screen ng ano, database. Paano ko i-close yung active database? Ano ba active database natin ngayon? Tingnan niyo sa status bar. Ayun o. S-Pro 22. Yun ang active database natin. Okay? May laman ba yung S-Pro 22? May laman ba? Katarina? Wala. Wala. Kaya nakalagay dito sa rec. Kaya nakalagay sa rec, none. Kasi walang laman yung... Check pag in-open mo yan, sir. Check pag in-open mo, ando pa din yung mga field name, no? Ando pa rin. Gawa na yun. Nag-aantay na lang ng laman. Gawa na siya, nag-aantay na lang ng laman. So, wala siyang laman, kaya nakalagay doon, none. Ayun, o, none. So, ang question, paano natin i-close yung database? S-Pro 22, anong command? Simple lang. Ang command lang dyan is close all. Pag nag-implement ka ng close all, at in-enter mo, anong nangyari doon? Nag-close si DBF. So, hindi na siya active. Nawala na siya. Tama? Pero nandun yun sa inyong folder. Nakasave yung S-Pro 22. Hindi lang siya active. Wala. So, paano niya siya bubuksan? Paano siya gagawing active? Anong command? Ang command para ma-activate yung database file, use ano? Use, tapos yung pangalan ng database file. Anong pangalan ng database file natin? S-Pro 22. S-Pro 22. Pag in-enter ko yan, balik-ulit siya. Meaning siya na yung active. Paano nyo naman i-edit yung structure? Kunyari, may nakalimutan kayo. May nakalimutan kayong field name doon sa structure nyo. So, di dapat i-edit nyo siya. So, paano nyo i-edit? Una, dapat naka-open siya. Nakikita nyo siya dito sa status bar. S-Pro 22. Yun yung first step. Pangalawa is, mag-i-implement ka ng modi true. Ano yung modi true? So, that's modify structure. So, modi true is modify structure. Pag in-enter ko yan, babalik yung structure. Ito. So, pwede mo na siyang i-edit. Pwede mo nang palitan, pwede kang magdagdag. Okay? Kanyari, yung MI, gagawin kong middle. Ayan. So, pwede na. So, pag may in-edit ka dun sa iyong database structure, kailangan mong i-save. Paano mag-save?
Control. Toink. Katarina, control. W. Control W. So, tanong ulit siya. Press enter to confirm. So, enter mo lang. So, nakasave na yun. Okay. Question? Yung clear. Yung clear, para lang ma-clear yung screen. Kanyari, yung screen mo. So, magkocommand ako ng clear. So, clear. So, maki-clear yung screen. Hindi maki-clear yung database, ha. Yung screen lang ng database. Okay? So, try natin lagyan ng laman. Without using the program. Yung procedure. Lagyan natin ng laman na hindi tayo gagamit ng procedure. Next meeting, gagawa na tayo ng procedure para malagyan ng laman. So dito, paano mo lalagyan ng laman yung S-Pro22? Kasi wala siyang laman. So anong command? So ang command is append. Append. Then enter. Ayun. Nakikita niyo yung field name natin nandito lahat. So, dyan tayo maglalagay ng laman. So, kanyari, student number one. Lagay natin dyan si Bulalakaw. Tapos, Katarina. Katarina. Middle name niya, X. Katarina ba? So, middle name niya, X. Taga saan siya? Taga Pasay. Pasay Cemetery. Contact number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Birthday niya, November kunyari. November 1, yan, 2020. Ilang taon na siya? Siyempre, wala pa isang taon yan. So, 1 kunyari, gender niya. Pimale. Ba't dyan sir 20 lang sir 20? Ha? Ba't 20 lang hindi kita yung 2020? Bakit 20 lang? Yung last two digit ng year, 20. Okay. Okay? So, age, 1. Gender, female. Oh. Okay na. So, meron na siya. Pag inarap ko yan, makikita niyo yung entry natin. Ayun, oh. Tapos, kung titignan niyo yung record, meron na siya. Record 1. 1 over 1. So, isa pa lang. So, lagay pa tayong isa. Number 2. Kunyari, lagay natin si Kenneth. O, di Nalik. Nalik Kenneth. X. Taga Pasay siya. Pasay City. Pasay City Hall. Ayan. Contact number niya, 1, 2, 3, 4. Birthday niya, November. Magka-birthday sila ni Katarina. 2020. Age, 1. Gender, male. Pag in-enter ko yan, so dalawa na ang record ko. Si Bulalakaw at si Nali. Ay? O, sige, lagyan pa tayo isa. Number 3. Lagyan natin si sino ba nandun? Rosemary. So, si Castillo. Tapos, Rosemary. Tulog to eh. X. Taga siyan siya. Taga ano? Dito siya nakatira. Ano? Ayan. Contact number 88888. Birthday, December. December 1. December 01, 12, 01, 2020, age niya 1, gender, female, so, tatlo na. So, paano ako lalabas? Escape, tapos clear, nakalabas na ako. Ilang record ngayon meron? 3. Ayun o, rec 3 over 3.
yung unang 3, meaning naka-point ka, yung pointer mo nasa record number 3. Meron kang tatlong record. Paano ako pupunta sa record number 1? So, tignan nyo ito, magbabrowse ako. Ginagamit yung browse para makita yung laman ng database. So, pag nag-browse ako, yung command na browse, in-enter ko yan. Ayun, naka-point siya kay record number 3, si Castillo Rosemary. Paano ako pupunta sa record number 1? Anong command ko? So, ang command to go to specific record number is goto. Okay? Goto. Goto. Yan. Sarap yan. Ha? Lagyan yung itlog. Sarap yan, goto. Lagyan yung itlog. So, goto plus yung record number. So, goto 1. Pag in-enter ko yan, ano napansin niya sa rec, no? Naging 1 over 3. Kita niya? Meaning, yung pointer nagpunta sa record number 1. Kaya pag nag-browse tayo, naka-point siya doon kay Katarina. Kasi si Katarina ang record number 1. Student number 1. So, ganun yun. E, punta ako sa number 2. So, goto. Goto to. Pag in-enter ko yan, nasa record number 2 ako. So, to check, ibabrowse ko siya. Pag in-enter ko yan, ayun, naka-point ako kay Kenneth. Record number 2. Nasa taas niya si Bulalao. Okay? Ganun lang magpaikot-ikot sa loob ng database. Question? So far, wala. May naintindihan? Larin. Any question? Ha? Wala. Wala kayong tanong? Tulog na yata. Rosemary. Wala kayong tatanong, sir. Wala. Oh, sige, tuloy natin. Paano ka mag-delete ng record? Paano ka mag-delete ng record? Kanyari, magbabrowse tayo. Sino gusto na, sino gusto yung i-delete dyan? Si 1, si 2, o si 3? Delete natin si Castillo. Okay? So, para ma-delete si Castillo, you have to make sure na yung pointer mo na kay Castillo. Or, puntahan mo si Castillo. Paano ka pupunta kay Castillo? Pang ilang record siya? Go to 3. 3. So, gagawin mo, go to 3. Enter. So, nasa record number 3 ako. Tsaka kayo ngayon mag-implement ng delete. Tapos enter. Pag in-enter ko yan, na-delete na si Castillo. Supposed to be, pag binrowse natin, wala na si Castillo. Enter. Nandiyan pa ba? Andun pa. Tama? Andun pa siya. Pero nag-implement na tayo ng delete. Bakit hindi siya naalis? Kasi kapag delete lang ang in-implement mo, gagawin ni database, imamark niya lang yung record number na yon for deletion. Hindi niya pa talaga dinidelete. Kaya nandiyan pa siya. So, paano niyo makita? Teka, tanggalin ko yung ano, nahaharangan ng camera eh. Ay, ayan. Nakikita niyo itong status bar na ito? Recno, 2, 3. Yung sumunod, walang laman, di ba? Kita niya? Pag binaba ko yung cursor kay Castillo, mababa ko yung cursor kay Castillo. Oh, nagkaroon ng laman to, di ba?
Meaning, si Castillo is Mark Cordelison. Pero si Nalik, wala. Tsaka si Bulalaka, wala. So, naka-mark na siya for deletion. Kaya may del doon. Pero yung dalawa, wala. Kasi hindi naman natin dinilit yung dalawa. Okay? So, ang tanong dyan, paano mo i-delete permanently? Paano natin i-delete permanently? So, pagtapos mo mag-implement ng delete, dapat ang kasunod niya, PACK, pack. Ipapack mo yung database mo. Na after implementing delete command, mag-implement ka ng PACK instruction and then press enter. So makikita niya to record copy. So pag nag-browse ka ngayon, nawala na si Castillo. Ang natira na lang, si Bulalakaw, tsaka si Nalik. So, ang partner ng delete is PACK. After implementing delete instruction, ang next step is to implement the PACK to delete the record permanently. Okay? So, lahat yan gagamitin natin sa programming yan. Pagdutok-tong-tong-tongin natin lahat yan. Question? Wala. Sir. Wala tanong? So, paano kung gusto ko sabay-sabay? Sabay-sabay ko i-delete. Yung laman ng database. Hindi yung database, ha. Yung laman lang. So, paano kung gusto ko sabay-sabay? Anong command? So, ang command... Para ma-delete sabay-sabay is zap. Z-A-P. Pag implement mo ng zap, tingnan may record tayo ha. Ilang record natin? Dalawa, sir. Dalawa. So mag-i-implement ako ng zap and then press enter. May tanong siya. Ayun o. Y and N. Ibig sabihin yes or no. So, for confirmation niya, kung gusto mo i-delete talaga. So, let's say mag-yes tayo. Yes. So, anong nangyari? Nawala na. Kaya kung titignan niya yung record, wala na. Maski mag-browse ka, wala na. So, mabilis na pag-delete yun. Kung gusto niyo linisin yung database. Okay? Question? May tanong? Baba? Sila? Ha? Lana? Paano mag-quit sa database? So, kuman, para mag-quit sa database, si yung quit. So, quit. Okay? Quit. Naka-quit na. Tapos, paano lumabas sa DOS box? Para lumabas, exit. So, nawala na. So, ulitin ko ha. Paano pumasok sa database using DOS box? First, dapat meron kang folder sa CIMO. Nandun yung DBase folder. Tapos, i-execute mo yung DOS box. Pag in-execute mo yung DOS box, yan yung itsura ng DOS box. Ang first instruction is imamount mo, yung drive C mo. So, para ma-mount, ang command, mount C space C colon backslash dbase. Yung C colon backslash dbase, yan yung kinreate yung folder doon sa drive C ng laptop nyo or ng computer nyo. Hindi to pwede sa cellphone. And then, press enter. So, after that, pupunta ka sa drive C mo. So, C colon, enter. Tapos niyan, i-execute mo si dbase. Dbase, enter. So, yun na. Then, press enter. Then, press escape. So, pwede ka na magsimula. Gumawa. So, ang gagawin nyo, ha? Ulit, sir, ulit. Ulit? Sige, ulit, ha?
take 3. So, kikwit muna ako. Ikikwit ko rin si DOSBox. Okay. So, una, i-open mo si DOSBox. So, in-open ko si DOSBox. Okay, sir. Okay. Number 2, imamount mo yung drive C mo. So, paano i-mount? Mount C colon I C space C colon backslash D base. Tapos enter. Pangatlo, pupunta ka sa drive C. C colon enter. Pangapat, i-execute mo si D base. D base. Enter. Ayan na. Press enter again para pumunta ka sa C. Ha? Tapos press escape para pumunta sa command line. Anong question? Sino may tanong? Wala? So, yung ganun ang pagpasok at paglabas ng DBase. Okay? Any question? Uy! Okay na. Okay na, sir. Okay na. So, ang gagawin nyo ngayon, stop ko muna yung recording, ha? Abangan nyo na lang yung recording sa ano, sa YouTube para ma-review nyo. Okay, so tapos na yung lecture activity naman. Okay.